What's up guys, welcome back to my channel Z Beta. So for today's video, may mga nangyari lang din sa aquarium ko. Bukod sa umulan, may pumipeste ng mga alaga ko, Beta. So guys, okay naman yung mga alaga kong Beta. Actually nung umulan, ginawa ko lang yung mga sinabi ko last video, alamin naman yun. May namatay pero isa lang, pero yung iba kinamatay nila hindi sa lamig. So alamin natin kung ano yung tumitira sa mga alaga ko. So bago yan lahat, intro muna tayo. Subscribe, ding dong, ding dong. So yun na nga guys, bago tayo dun sa pinag-uusapan natin tungkol sa pumipili sa mga alaga ko, i-update ko lang kayo sa mga EBM fry ko. So ito yung first batch, 1 month old na sila. Ito yung second batch na EBM, 1 week lang ng pagitan nito mga ito eh. And then meron pa silang bagong kapatid. Tapos ito, yung mustard na jeans na mga Beta. Yan. From 70 naging 40 plus na lang sila. At ano pa ba? Teka lang. Ayan guys, ito from 80 nasa 50 na lang ata kasi may pumipeste dito sa mga to. May nakita akong gagamba. Hindi ko alam kung inubos niya ba o kinain ng mga kapatid niya. Tapos ito guys, EBM pa rin to, 6 na fry. Kahapon lang to. Yan. Anong isang araw pala, sorry. Yan guys. So, okay naman yung mga gapit dito. Kahit maulan, matitibay naman sila. Kahit outdoor tayo. Kasi yan, ito yun naman, dahil kong mga nilagay na gapi grass. Yan. Tsaka dito sa community ko ng gold guppy ko, napansin kong malaki na yung mga chan ng mga female. So soon siguro mag-drop na to ng fry. Inaabang-abangan lang natin. Medyo matagal na rin malaki yung chan ito eh. So yan. Okay na okay naman sila. Masaya naman sila dito. Bali yan tayo. 2 female tapos 3 male. So yan, update lang tayo sa mga Beta natin. Ayan naman yan. Ganyan pa rin sila karami. Halos daan na yung nabawas ko dito pero ang dami pa rin. Dito naman tayo sa kabilang gilid. Yan, community ng female. Ito nyo naman. Dami-dami na. So yan guys. Ito yung mga yellow tiger mosaic natin. Yan. Ito naman yung double swordtail natin na alaga. So ayan, okay na okay naman. Wala namang nabawas dito sa mga to. Kahit dito wala naman. Ayan guys. Ito mayroong isang patay. Tanggalin ko na lang mamaya. So ito naman guys, yung community ko ng Dumbair Mosaic. Ayan, ganyan naman. Hanggang ngayon hindi pa rin sila dumadami. Hindi pa rin nanganganak yung mga female. So meron ditong 6 na male, 5 female. Yan. Okay na okay naman sila dito. Yan guys.
nyo naman yung mga tiyan ng mga yan. Bang malaki na. Tapos nakita naman din yung mga dumbbell na lalaki. Cute na mga pectoral. Ito naman, ayan, mga hap mo natin. Ayan. Ayan, binigyan ko din sila ng mga aqua plants. Kasi yung iba, pag wala kasing ilaw yung mga halaman natin eh, madaling malanta. So, ayan guys, nakikita nyo ba yan? Mga yan. Ayan. Ayan yung mga parang brown, itim sa ibabaw ng mga takip. Tapos ito dito naman, yan, yung parang may mga bato-bato sa loob ng tank nito ng aking mga alagang beta. Yan. Tapos yan. Yan po ay mga poops ng mga pesteng daga. So yan guys, chine-check ko lahat ng mga ano, yan, dudumi. So kailangan sila i-100% water change. Dahil alamin naman poops yun, tapos daga pa, mga mikrobyo nito nandito na. Ayan, no choice kundi i-100% water change sila. And guys, iba na kulay ng mga tubig. Tapos yan guys, nakita ko sa isang mga lagay ng beta ko na may namatay ng daga, buti nga sa kanya. Tapos yun guys, kala ko isa lang, bali dalawa pala sila na hinayupak. Ayan guys, ayan, ang baro na tubig, namatay yung beta ko, gawa nila. Ayan, naka plastic. Tapos yan guys, nakita ko sa tank na mga prey ko, di ko alam ang tawag dyan eh. So sa mga nakakaalam ah, comment down below kung anong klaseng insekto yan. Di ko alam kung siya yung tumira ng mga prey ko. Ayan, top view. Para siyang grasshopper eh. Ewan ko anong klase ito. Medyo malaki siya. Mga 1 inch yung laki niya. Ayan. Top view. Ayan. So yun guys. Pinag-aralan pa ni Hydro kung paano niya kakainin itong insektong to. So tingin ko naman kaya niya itong kainin. Ayan. Total di pa naman kumakain si Hydro. Live poids din to. Try natin. Ayan. So yun guys na... nakain din niya sa wakas. Hindi ko na na-videoan yung pag kain niya dito kasi medyo matagal niya rin bago na isubo itong insektong to. So yun guys, okay na. Nag water change na din kasi ako ng mga beta ko. And buti na lang namatay na yung dalawang malaking daga dito na mahilig magtumba ng mga plastic cup na pinagalagyan ng beta ko. So, sa totoo lang, ang mga namatay na beta, halos 10 ata ang nadali nila. Tinutumba yung mga plastic cup pag nadaan sila eh. Tapos hindi ko na rin nakikita yung mga katawan ng mga beta. Hindi ko alam kung kinakain ba nila or iba nang kumakain. So yun guys, hanggang dito na lang yung video natin. So na-update ko na kayo dun sa mga EBM prey ko, beta prey ko. Syempre sa mga guppies natin, kung kamusta sila. Kasi alam niyo naman, nag-uulan. So okay naman yung aquarium ko. Bukod lang dun sa nangyari ngayon na mga dagang pumapeste sa mga alaga ko. Buti naman namatay na yung malaking daga dito sa amin. Pero syempre, alam naman, malaki yung mga yun. Alam kong may mga anak na rin yung mga yon. So, gagawin ko na lang, siguro, maghanap tayo ng mga lason para sa daga. So, yun lang guys. Thank you for watching my video. Don't forget to like and subscribe sa ating channel. And soon, sana ma-reach natin yung 900 subscriber. So, yun guys. Thank you. What can I say? Z-Beta out.